Hi guys, welcome back to my channel guys. Kukuha tayo ngayon guys ng ubod ng saging, gagawin natin gamot sa sugat o gamot sa mga sugat na hindi gumagaling. Ito guys, napaka bisa nito guys sa mga sugat na gumagaling. Pakita ko sa akin guys yung ginamot ko na sugat na gumagaling na ilang buwan, pero gumaling siya. Yung sabi putuli na, sabi ng doktor putuli na daw kasi bulok na. Pero ito, gumaling dahil sa ubod ng saging guys. Ayan, kita ko siya pa ako. Ayan guys. Diba? Gumaling siya. Gumaling siya guys. Dapat putol na to guys eh. Kaya lang, nagamot ko sa ubod ng saging lang ginamit. Kaya kukuha tayo ngayon ng ubod ng saging. Ituturo ko sa inyo guys kung paano siya gawin gamot sa sugat na malapit nang maging cancerous, or ang iba cancer na talaga. Kaya pwede ito nagamitin pang gamot, hindi lang yung bunga o yung puso o dahon ay magagamit, pati yung ubod niya magagamit rin na panggamot sa sugat na di gumagaling at nabubulok. Yan guys yung paakon dati na laki ng sugat to, nabubulok na yan guys. Yan, napanigiripan ko lang yung gamot na to. Yan, bulok na siya guys, pero gumaling siya. Ayan, yung laki ng sugat na yan. Puputuli na sana yan, pero gumaling dahil sa ubod ng saging. Ayan. Ayan guys, pakita ko sa inyo yan ha. Paako yan. Yan. Ito guys, kukunan natin to siya ng ubod. Gagawin natin panggamot. Ito guys yung ubod niya, gagamitin natin to na panggamot. Bawasan pa natin to. Ayan guys. Meron din akong ginamot nito guys na ano, sa kamay naman. Tinuruan ko paano gamitin to na panggamot. Yung sa kamay naman niya guys, puputuli na rin sana yun. Pero nagpa second option siya. Tinanong niya ako anong ginamot ko sa paako. Kaya tinuro ko sa kanya paano gamutin yung sugat na sabi ng doktor cancer na daw yun sa kanya. Pero nagamot ng dahil dito. Pinakuha ko lang siya guys ng ubod ng saging, saka ginamot dun sa sugat niya na dito sa kamay mismo dito guys. Nalalanta yung kamay niya. Dami na daw gamot niyang ininom pero hindi gumagaling. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-process o gawing gamot sa sugat, dahil ito napaka bisa nito guys na gamot sa sugat na hindi gumagaling, na wala pa nakakalam kundi ako lang sa kayong nagamot ko dito. Try nyo to guys, maraming benepisyo to, dahil isa to sa mga antibacterials itong ano ng puno ng saging, itong ubod niya. Ayan o, ubod na niya to guys, gagawin natin gamot. Kailangan lang guys, pag gagawa kayo ng ganito, kailangan yung saba na saging, yung pinakaubod niya, yung pwede nyong kunin. Mas maganda rin yun yung pinatulan na ng bunga, tiniba na siya, magkinuha na yung bunga, yung pinakaano niya, pinakagitna, yun ang kukunin nyo. Tapos yun ang mabisa rin yun. Huwag nyo lang siyang tanggalan ng ano, ang tubig, kasi yun ang nagbibigay sa kanya talaga ng ano, mabisa ng gamot. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano siya gagawin, kasi ito wala pang nakakalam nito guys, kundi ako lang sa kayong ginamot ko na dalawa. Tinuro ko lang sa kanila, pinakuha ko sila ng saging na saba ito. Saka sobra guys, napakabisa. Isang linggo lang yung kamay niya, halos maputol na rin sa, nabubulok siya, hindi gumagaling. Kaya tinuro ko sa kanya to. Kahit sabi nga niya, ano na daw yun, kasama-sama na rin yung komplikasyon daw, pati diabetes. Pero gumaling siya sa ubod na to. Gusto nga niya nang magpasalamat, magbigay sa akin ng pera, pero hindi ko tinanggap. Saka pinasindi ko na lang siya ng
kandila sa simbahan. Hindi naman siya Katolik, pero nagsindi siya sa labas lang naman ng simbahan. Nagsindi siya ng kandila kahit hindi siya Katolik. Nagpasalamat siya dahil gumaling yung kamay niya na malapit ang maputol. Ipuputuli na daw ng doktor, kaya lang nagapan dahil ginamot ko dun sa ubod ng saging. Yung gumalik siya sa akin ng mga 5 araw, wala na. Tapos maliit na yung sugat, hanggang gumaling na yung sugat dahil dito sa ubod ng saging na to. Kaya ipapakita ko siya paano gawin. Ito guys yung mga kiniskis natin na ubod ng saging. Pwede rin yung gamitan ng shredder or kudkuran para makuha nyo to. Maano lang to guys, malambot lang. Pwede nyo itong bagay pinupunin nyo itong itapal sa kung gaano kalaki yung sugat na nagamutin nyo. Ito yung mga ubod nyo yan. Pwede nyo rin siyang pino lang yan guys. Oh. Pwede nyo rin kamayin para maging ano siya. Maging pino. Mabisa to guys sa sugat na hindi gumagaling. Kung sabi lang cancerous or sabi lang may ano ng diabetes. Ito lang din ginamot ko sa aking sugat na hindi gumagaling sa paa. So guys, kung may makakilala kayong may sugat na hindi gumagaling, pwede nyo itong ipasubok guys, itry nyo. Pakishare na lang yung video guys para marami tayong matulungan na kapwa natin. At saka, kung may pamilya man kayo na may sakit, itry nyo to ang ubod ng saging. Mabisang gamuto guys. At bilis lang gumaling kung may sugat kayo na malalaki na sabi ng cancerous na or na ano sa diabetes. Ito guys yung pino na to. Yan niya, itapal nyo. Tapos lagyan nyo na lang ng bandage para hindi matanggal. Tapos umaga hapon yung gamutan nito guys pagka ano, mabilis lang lumit yung sugat at saka gumaling. Saka kung nagustuhan nyo guys yung ating video, huwag nyo kanyang kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo rin yung bell button para updated kayo sa ating susunod na video. Saka guys, ito guys, wala kayong talo nito kasi napakabisa nito na gamot. Pwede nyo itong i-share para maraming makaalam sa gamot na to. Dahil ito, bihira lang to, ako lang nakaalam na to. Saka konti lang no. May alam nito guys na pwede pala itong gamiting gamot itong ubod ng saging. Hindi lang ito ginugulay kundi ginagamit rin palang gamot sa sugat na hindi gumagaling. So kung gusto nyo ano guys, pwede kayo mag-comment sa comment section para ma-shout out kayo sa sunod na video.